Happy New Year! Happy New Year! Okay, my longtime friend helping me with my YouTube channel. This is 2020 Questions with Kris Bernal. Yes. Agad-agad, 2020 na agad. Kris, your greatest accomplishment in 2019? Wow, meron ba? Char! Oo, dami! Greatest accomplishment? Anong gusto mong sabihin sa iyong 20-year-old self? Ang hirap naman. Oh. So what's your dream for 2020? My dream for 2020? Anong New Year's resolution mo? Ang dami! Isa lang! May pwede mo i-share. New Year's resolution ko. Complete the sentence, New Year, new blank. New Year. Advice for women in their 20s, this 2020. Alam mo, for 2020 and for the 20s women, one thing that is really important is to focus on your studies and to listen to your parents. Your parents know best. In 2020, I will be more Happy New Year na tayo kay Shizom. Hi, Shizoms! It's not my channel. I'm just calling everyone Shizoms. Nasanay na. Ano ba yan? Happy New Year! Happy New Year! Okay, my longtime friend helping me with my YouTube channel dahil isa akong baguhan. Grabe. Congratulations to Kris Bernal for her 100,000 subscribers! Thank you! Pero, syempre, ano, beginner pa lang. Alam naman natin yung ibang celebrities, ang bilis agad, di ba? Nasa 500, 1 million. Lalating ka rin doon. Ay, sana. Okay, subscribe mo kayo sa She is Kris B or type nyo lang Kris Bernal. Baka naman. Ay, madali na ganito ng 1,000 followers. From your channel. Yes. Ay, thank you so much, ha. 1,000 na yung mga subscribers ko. Ako wala yung sa channel ko. Thank you so much. Nakakagard pa ako sa okay, 11 PM na Shizoms. And nag-shoot pa kami ng ganito. Thank you so much, Kris. And since New Year, it's 2020. Meron akong 2020 questions sa'yo. So is it okay? Mahirap ah. Alam mo na to. Ano yan? Sige. Start. Ano yan? Sige, mag-i-intro lang ako naman. Sige. Hello, Happy New Year, Shizoms. Today we have a very special guest. Not so special! Kris Bernal! Hi! Hello, Shiza! This is 2020 Questions with Kris Bernal. Yes! Agad-agad! 2020 na agad! Okay! Sinunog ka! Ang mahirap pa! Oo, kaya-kaya mo to! Kulay ng buhay mo last 2019? Last 2019, kulay ng buhay ko red. Red? Bakit? Red kasi naging kontrabida ako. Hindi, naging kontrabida ako sa hanggang sa dulo ng buhay ko, the red dress. Hindi, joke lang. Hindi lang yon. Pero kasi parang red kasi parang it means strong din. So, it means din na parang stop. Stop! Stop right? Hindi, parang ano lang. Parang strong lang nung color na yun. Very bold. So, parang feel ko, kaya ganun yung last year ko. It's because ang dami kong pinag-experimento ka na dami kong na-discover sa businesses, sa career ko. So, siguro dahil 50-50 dark and 50-50 colorful, kaya red. Yes! And this 2020, ano bang gusto mong maging kulay ng buhay? Gusto kong maging yellow. Ah! Yung favorite mong color. Ano talaga? Yellow. Bakit yellow? Wala kasi parang ngayon kasi yung color yellow, parang bagay na siya to any color. Parang it goes with any color na. Di ba? And bright. And bagay siya sa sunny personality. Yes. Actually, isip ko pink, pero parang malas sa akin yung go girl. Malas sa akin yung pink. So, yellow na lang. Sige. Anong gusto mong sabihin sa iyong 20-year-old self? Ang hirap naman. So, kung 20-year-old self, siguro, lahat naman kasi na tao pinagdadaanan niyo, di ba? Pero pagdating sa love life, siguro, parang, ba't ako na-in-love sa mga ganun? Alam mo yun, na-regrets lang ko. Oo, yung mga love life ko na ginastusan mo.
Tapos umiyak-iyak ka ganyan, dami mong ginawa, dami mong sinacrifice, nawala ka sa top 10 ng school. Grabe! Ng school, na ano mo, school year mo, mga ganun. Pero lahat naman kasi tumadaan sa ganun eh. So, yun ang advice ko sa mga 20-year-old ganun. Take care of your heart and your money and savings. Kasi hindi pa yun yung last mo. Well, swerte mo kung yung last mo. Pero, feel ko parang 8% out of 10. Usually, kung 20 years old ka pa lang, hindi pa yun yung the forever one. Mo. Yung the kasi one. True love ko. Oo. Or baka dahil ang tanda ko na kasi. Grabe ka, hindi. Ang pinaka... Ikaw, sinong the one mo? My family. It's very important. Why not? Of course. Number one talagang family. More than anyone, more than anything in the world. Kris, your greatest accomplishment in 2019? Wow, meron ba? Char! Oo, dami! Greatest accomplishment, siguro it's receiving awards. Yeah. Like, diba recently nag-receive ako ng awards sa States, for Gawad America, and then parang last December then for Indie Short Film Festival. Siguro kasi gusto ko lang yung feeling na nare-recognize lahat ng efforts ko kasi nakapagod talaga gumawa ng soap. The hard worker. Nakakapagod talaga, especially pag pinagsasabay mo lahat, like my businesses. And of course, kasi parang naiisip nila, it's just my businesses and my career. But of course, I also have responsibilities as, you know, as daughter, as kapatid, as boyfriend, doctor friend. Tapos, achievement din for me to finally start a YouTube channel. Kasi yun talaga siya plan. Like, parang last 2018 pa or 2017. Pero dahil parang hindi ko pa siya nakikita. Alam mo yun? Dahil sobrang, parang feel ko, I was so focused with my career that ayoko pa mag-YouTube. Parang it's not my market. Yeah. It took me time really to start it. And you know, since I'm very perfectionist. Ayoko lang mag-produce ayoko mag-produce ng basta-basta lang. Pero yun nga, na-realize ko rin sa mga YouTubers, kahit hindi quality, as long as it's interesting and you're true to yourself, yes. Taas din pala ng kaya manood po kayo ng mga vlogs ni Kris Bernal. Ngayon, hindi kayo magsisisi. Oo, magpapambahay na lang ako. Chart. Lalaka na lang sa EDSA, gano'n. What is your most beautiful flaw that you will continue to embrace in 2020? Hirap na ba? Pahirap ng pahirap pa. Beautiful flaw? Ano yung beautiful flaw? Siguro it's being tight with money and budgeting. Kasi with that attitude, you can save and you can invest in something bigger. Alam mo yan? Alam mo, nadami po siya sa katipiran ko. Kasi when I got her as, you know, the person handling my YouTube, talaga siya ko, pwede bang ganito na lang? Pwede bang minimum? Pwede bang wala sa minimum? Yung minimum na minimum. Mga ganon, and she's up. So, sa mga naapektuhan po ng katipiran ko, pasensya na po, it's because marami talaga akong pinag-i-invested sa buhay. Kailangan ng saving tips talaga ng mga millennials. Yeah, and you know, every peso counts. So parang for example, bumili ka ng for example hiring people. So if you could, you know, talagang at best price, talagang i-grab mo yun. Ano ba yung best price? The best value for kahit your money. Tanggalin niya 100 malaking bagay na yun. Uh-oh. Kahit 50 pesos tanggalin, i-sabi niya, sige, 12,050 money. Basta every peso counts. Kasi pinaghihirapan ng pera. So what's your dream for 2020? My dream for 2020? Anong New Year's resolution mo? Ang dami! Isa lang! May pwede mo i-share. New Year's resolution ko. Complete the sentence, New Year, new blank. New Year, new... Advice for women in their 20s, this 2020. 20s. Alam mo, for 2020 and for the 20s women, one thing that is really important is to focus on your studies and to listen to your parents. Your parents know best. In 2020, I will be more
And of course, subscribe kayo, kay. Subscribe to my channel. She is Kris B. Kris Bernal. Yes. And subscribe naman kay Tito, please. Since nandito na rin kayo. Oh, naman. Please subscribe naman kay ExtraDiyosa. ExtraDiyosa! Thank you so much, Kris. Good luck on your YouTube channel and good luck sa 2021. Good luck to and I hope a deeper friendship with you as years go by. Yes, thank let's you so claim much, it. And thank you, Shizams! So bye!